karagdagang $400 million para sa Ukraine. Ganyang kalaki ang inaasahang i-anunsyo ng US sa darating na Biyernes. Ang package na ito ay kinabibilangan ng pangunahing mga bala, lalo na ang HIMARS rocket at shell para sa Bradley Fighting Vehicle. At ayon mismo sa agency, plano rin ng US na magpadala ng mga bridge-laying tanks. Ayon naman mismo kay Scholz, hindi posible na makamit ang kapayapaan sa labanan sa Ukraine na may kahilingan na itigil ang supply ng armas sa Kyiv. Iyan mismo ang sinabi niya noong Huwebes. At sa panguli naman, ang paghahatid ng mga aircraft ng NATO sa Ukraine at ang kanilang maintenance sa teritoryo ng Alliance ay magiging direktang pagpasok sa NATO sa digmaan laban sa Russia. Iyan mismo ang sinabi ni Medvedev noong Huwebes. Ngayon, mauuwi na ba talaga ito sa tapatan ng dalawa? Iyan ang aalamin natin sa ngayon. Naniniwala ang punong ministro ng Hungarian na si Viktor Orban na ang armadong tunggalian sa Ukraine ay umabot na sa isang stalemate at kinakailangan ng simulan ng peace talk sa lalong madaling panahon. Sa pagsasalita sa isang panayam para sa Die Welt Watch Switzerland, nagbabala din ang Prime Minister na kung magpapatuloy ang conflict, lilika ito ng panganib ng World War III. Naniniwala si Orban na walang mananalo bilang resulta ng kaganapan sa Ukraine. Ang mga Ukrainians ay tumindig laban sa isang nuclear power na may populasyon na 140 milyong katao. Ang mga Russia naman ay tumayo laban sa buong NATO at ito ang dahilan kung bakit mapanganib. Meron kaming isang stalemate na madaling umakit sa World War. Yan mismo ang sinabi ng Prime Minister. Ayon pa mismo kay Viktor Orban, na naiintindihan niya mismo ang argumento ni Putin. Subalit talagang tinanggihan niya ang kanyang aksyon tungkol sa Ukraine. Sinabi niya din mismo sa isang panayam na ang kanluran ay dapat makahanap ng isang paraan upang mabuhay ng mapayapa sa Russia. Ibinunyag din ni Orban na tinalaki niya ang mga isyu sa international security. Kabilang na dito ang pagpapalawak ng NATO sa isang tulong noong February 2022. Ayon mismo sa Prime Minister, sinabi sa kanya ng pinuno ng Russia noon na ang pagiging member ng Hungary sa NATO ay hindi isang problema. Tanging ang Ukraine at Georgia lamang. Ang problema ni Putin ay ang mga base ng missile ng US na nilikha na sa Romania at Poland. At bilang karagdagan, kinansela ng mga Amerikano ang mahalagang kasunduan sa disarmament. At ito ang dahilan kung bakit hindi makatulog ng maayos si Putin sa gabi. Dagdag pa mismo ni Orban, naintindihan ko ang sinabi ni Putin. Subalit nare-reject ko ang kanyang ginagawa. Dagdag niya pa na iba ang pagtingin ng Russia sa bagay sa kanluran dahil ito ay ibang sibilisasyon. Gayunpaman hindi mahalaga kung gusto ito ng kanluran o hindi. Binigyan din niya na ang kapangyarihan ng kanluran ay dapat makahanap ng isang paraan upang mabuhay ng mapayapa kasama ang isang malakas sa kapangyarihan tulad ng Russia. Ngayon, ang US administration naman ay inaasahang mag-aanunsyo ng isa pang pakete ng military assistance sa Ukraine ngayong Biyernes. Ang package na ito ay kinabibilangan ng mga pangunahing mga bala, lalo na ang HIMARS rocket at shell para sa Bradley Firing Vehicle. Ayon din mismo sa agency, plano rin ng US na magpadala ng mga bridge-laying tanks. Ayon mismo sa Pentagon, ng US ay nagpadala ng $32 billion na tulong militar para sa Kyiv mula nang magsimula ang special military operation ng Russia sa Ukraine. Ang Russian Foreign Minister naman na si Sergey Lavrov at iba pang mga official ay paulit-ulit na nagbabala tungkol sa mga potensyal na banta ng paggalat ng armas ng kanluran mula sa Ukraine. Ayon mismo sa Russian Ambassador na si Anatoly Antonov, ang militarization sa Ukraine ng kanluran ay direktang banta sa EU at global security. Ang European Union naman sa ngayon ay nagsanay na ng mahigit 10,000 Ukrainian soldiers bilang bahagi ng isang training mission. Yan mismo ang sinabi ni Vice Admiral Herbie Blegin noong Huwebes. Sa pagtatapos ng nakaraang buwan, 10,000 mga sundalo ng Ukrainian ang nakatanggap ng training. At sa Mayo naman, naaabot tayo ng 15,000 at malinaw naman na hindi tayo titigil dito. Yan mismo ang sinabi niya sa LCI television channel. Ang mga sanksyon naman ng kanluran ay nagdulot ng long-term serious damage sa mga prinsipyo ng pagiging bukas ng kalakalan sa mundo. Yan mismo ang sinabi ni Anton Silanov sa isang interview sa RT. Ayon mismo kay Silanov, ang mga prinsipyo ng pagiging bukas ng pandaigdigang kalakalan ay lubang nasira. Ito ay hindi lamang mga consequences ng isang taon at magkakaroon sila ng pangmatagalang epekto sa global trade sa kabuuan. Ayon naman mismo kay Putin, nagsagawa ng terror attack ang mga Ukrainian forces sa Bryansk sa pamamagitan ng opening firing sa mga sibilyang nakasakay sa isang kotse. Yan mismo ang sinabi ng Pangulo. Ngayon sila ay gumawa ng isa pang terrorist act at isa pang krimen. Pumasok sa hangganan ng teritoryo at pinaputokan ng mga sibilyan. At ayon mismo kay Putin, nakita nila na ito ay kotse ng mga sibilyan. Nakita nila na ang mga sibilyan at mga bata ay nakaupo doon at ito ay kanilang tinira. Yan mismo ang sinabi ng Pangulo. Hindi naman posible na makamit ng kapayapaan sa labanan sa Ukraine na may mga kahilingan na itigil ang supply ng armas sa Kyiv. Yan mismo ang sinabi ni Olaf Scholz noong Huwebes. Imposibleng magambag sa kapayapaan kapag dito sa Berlin ay sumigaw sila ng hindi na muling gera. At sa parehong oras ay iniling na ang lahat ng mga supply ng armas sa Ukraine ay itigil. Yan mismo ang sinabi ni Scholz sa mga mambabatas.
Dagdag pa na hindi maaaring magkaroon at hindi magkakaroon ng mapayapang solusyon na hindi sinasaalang-alang ang posisyon ng Kyiv. At dagdag pa na ang Germany ay sumusunod sa posisyon ni Zelensky sa pistok. Mula naman noong 1920s, nagkaroon ng pagkunawa na ang isang bansa ay maaaring kilalanin bilang isang kalahok sa labanan kung magbibigay sila ng mga armas, sanayin ng mga personnel upang gamitin ang mga ito. Ganito ang mga nangyayari sa ngayon. Ang mga Canadian at German instructors sa EU ay tinuturuan na ang mga Ukrainians kung paano gumamit ang Leopards. Yan mismo ang sinabi ni Medvedev sa Telegram channel. Kung iisipin natin na ang mga NATO aircraft ay iaatid sa inaharap, ay masaservisyoan ang kanilang militar sa teritoryo ng overgrown Poland. Ito ay isang direktang pagpasok ng mga Atlantiko sa digmaan laban sa Russia, kasama ang lahat ng mga kasunod na consequences. Ngayon, sinabi naman mismo ni Blinken na sinabi niya kay Lavrov na itutulak ng Washington na matapos ang digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng mga diplomatic terms sa sinang-ayunan ng Kyiv. Sinabi ni Blinken na hinimok din niya ang Moscow na muling isaalang-alang ang irresponsabling decision nito at bumalik sa pakikilahok sa New START Nuclear Treaty. At hinikayat din niya na ang Russia na palayain ang nakakulong na US citizen na si Paul Whelan. At sa panghuli naman, hinikayat mismo ni Scholz ang China na huwag magpadala ng mga sandata para tulungan sa digmaan ng Russia. At sa halip, iniling niya sa Beijing na ipilit sa Moscow na bawiin ang mga puwersa nito. Ngayon, ano ang mga masasabi mo sa mga update niya yung araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.